Namimingwit sila, oh. Namimingwit. Diba? Kailan yan eh. Kanila yan, oh, open sa... Kaya nga eh, no? Ang dami, oh. Bukid dati yan, naging flies na. Baka wala pang laman. Yung parang mga ligaw-ligaw lang. Oo, oh, tilapia makukuha nila. Congratulations. Kawawa naman yung may-ari niya kung nagkataon. Oh. Dati pala yan, no? Naiimutan. Pag ganyan, dapat na binabakuran din nila yun ang ano. Oo, oh, tama. Para hindi na ano, dami eh. Dami namimingwit eh. Oh, yung mga bantay niya, binabaril yung mga nangunguha ng ganyan. Ayo, matatapang din dapat ang bantay, di ba? May mga baril yun. Diba sa atin, binaril yung bata. Meron ba doon? Yun yan ako, mag-anak din yata niya yun. Ay, hala ko. Hindi na lang una sinabihan, bata naman pala. Tatago yata, baka akala matanda, baka self-defense din yun. Baka akala may dala din. Hindi niya nakita. Kasi alam naman nila na pag lumusong sila doon, may mga barang yung mga bantay. Oh. Eh kung maunahan nga naman yung bantay. Tama naman, self-defense. Kaya yun ang ayaw namin eh, gusto ng kapatid ng tatay ko gumawa ng fish pond doon sa... Parang ako, parang maninchan ko. Sa cook siguro yun. Fish pond doon sa baba ng nyuga namin. O, di pa sinitan din nag-cook. Hindi na suka na. Oo, oh, hindi ako. Hindi rin ako. Sabi ni tatay, hindi naman nabawa sa kami at yun. Makapatay pa ako. Eh, tagal na ako, hindi nakasuka eh. Ay, gusto mo na pa. Yung mga anak ni nai. Ayaw, no? Saka hindi yung gastos mo magpapagawa. Diba mga anak ni nai pati? Bakit aminto mo siya? Ano? Kaya nga eh. Di ka what happened? Nagaan si ate. Kinalam naman ng papa mo eh. Narami ko. May ginagawa. Narami ko. Ayan po siya. Connecting eye to eye. E pag lumabong mata, EO. EO is second optical. Thanks for eye care. State of the art. Ang hindi na pagdala ng dami. Kaya nga nga, lagi na akong may dala eh. Ngayon ko lang na limutas. Para daw kung hindi ng bago siya. Ay, bayan yata yan. Ang kanina, ganun din ang dinanan natin eh. Iglesia. Iglesia pala eh. Dating daan. Iglesia ng Diyos. Ang tawag sa kanila ngayon, Iglesia ng Diyos. Oh, okay. Okay. Isa lang, dati naming happy ganyan, si Kay Soriano. Sino na nag-ano ngayon? Sino ba to? May pumalik sa kanya yung assistant niya, si... Daniel. Si Daniel lagi kasama niya. Oh, yun yan Daniel, 'di ba? Ano ba 'yun? Broadcaster ba 'yun? Ano ba 'yun? Sino Daniel yung Rason? Broadcaster 'yun, 'di ba? Oh, broadcaster 'yun si Rason. Broadcaster 'yun. Broadcaster 'yun. Oh, happy namin dati, ganyan, iglesia ng Diyos. Pag nagsalita talaga nakayuko pa eh. Ang iyong kaaway ay ganyan. Gumagano'n siya. Siya ang ano ngayon. Siya. Di wow. Ang dami niyang kaaway. Eh di wow. Sabi na lang namin, di wow sa'yo. Siyang namumun. Pag may salita ay kala mo talagang totoo eh. Yun din ang ano nang... Kala mo lang. Napunta pa ang ninang ko dito para sa pasasalamat nila. Dito sa Apalit ang ano nila. Oo, oh, yung pinaka-main. Pinaka-main nila, Apalit. Napunta pa yun dito. Okay ka na? Okay. Sa ano yun? Sa Coke yun. Huwag ka na inom ng Coke, ha? Next year ka lang yung iinom. Masama yung Coke. Maglagi kang masusuka. Nakakasuka. Okay? Gusto ba masuka, ha? Water na lang, okay? Okay. Very good. Gusto ba masuka? Ano mga plus pwede yun. Mga juice, pwede juice. Huwag lang Coke. Okay? Sa Coke yun. Kaya sumakit-chan mo, nasuka ka. Tumaas siya sa ganun, oo. So, ako ganun. Okay? May pa ko saan sumasakit ang chan ko sa ko. Ay, hala. Yun na lang, mataas na lang sa sakit. Oo, no? Malalim yun, no? Nasira yung mga dan. Siguro, ano, yung mga truck na malalaki na. Lalim, eh. Lalim. Sa barangay, love stories. Baka kasi wala dito yata. Kaalam, alam, noon, pag siguro tumaas yung ano, ubi. Ayun, sira-sira. Pagbako.
first time lamang makakita. Kasi naman trick kung mo kasi siyang anuhan. Kaya naitan pa kaya ano nga. Huwag mo siya kasing anuhan o dantayan. Kahit ako nahihirapan pag dinadantayan mo. Baku-baku, nasira na nila yung daan. Kung tutusin ay kayang-kaya ko naman po ang maglinda. Ang problema nga lang ay masyadong masungit at stricto ang naging amo ko. Kunting pagkakamali ay katakot-takot na alak or talak ang inaabot ko. Minsan nga po ay minamaltrato pa nila ako. Pinigpitan mo na ito. Ay, nako, ang bebe namin. Ha? Teddy bear. Eh, madumi na si teddy bear. Yan mo na yun. Baho na si teddy bear. Nasa kanya lahat ng suka mo. Nadaan ba tayo nakapalit, mami? Hindi. Pagka lalabasan sa simon, hindi. Oo, oh, yun lang papuntang ano. Hindi talaga, hindi tayo makakadaan nakapalit. Hindi na. Pag apalit, bayan-bayan yun, di ba? Saan ka ba tinuturo ni Waze doon? Saan? Saan si Simon? Yung nasabi ng lalay niya. Parang dati nung ganito sa Ate Josie, doon siya dumaan. Nung hinapit tayo noon, si Simon. Kasi pagbayan-bayan, traffic. Nalaglag niya tayo yung ano ba? Wala, nalaglag yung motor yung sa ano niya. Washing-washing niya na lang po ba? Tiyan ko ah. Pasama ka din ang tiyan ko sa kong. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nahihirap ang pamilya namin. Talaga? Paano naman nangyari yun? Tumakit yung tiyang kong eh. Sinabaga ng tatay ko. Bawal na cook na. Mas pasok siya sa ospital. Huwag na tayo mag-cook. Nakaenta lahat ng lupa namin hanggang sa wala nang natira. Natigil yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Ayun, nalubog kami sa kahirapan. Sakal pa man pala ng buhay mo. Pwede nang ibenta sa magpakailan man. Talaga, pwede ba? Sirao na. Nating bilis na, di ba? Oo. Ganda pa naman sana ng story. Ano niya? Tinakpan na. Ano pa rin naman eh. Saka na lang kapag gumanda na ang buhay mo para inspiring at may mapupulot aral. Okay natin para hindi mabasa yung chat mo. Kala ko pa naman, nandito na sa kanilang sagot sa kahirapan namin. Pareho lang din pala ang buhay dito. Nasa pilang anak, kung naman kaming daganan kasi. Kung magsumama sa akin, mag-apply ako ng trabaho eh. Talaga, may alam ka mapapasukan? Saan? Nagaharap ng trabador yung factory na pinagtatrabaho ng pinsan ko. Oh! Maganda ba sahod dun? Kumpara sa sinasahod mo ngayon? Siyempre naman! Tumatanggap ba sila kahit high school lang ang tinapos? Hindi ko lang sigurado eh. Pero tingnan ko naman, oo. Subukan mo rin mag-apply. Huwag ka mag-alala. Tulungan tayo ng pinsan ko makapasok. Sige nga. Para maiwan ko na yung amo ko madamot na kuripog pa. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit hanggang ngayon nag-stay ka pa rin sa amo mong yun. Kung ako sa'yo, matagal ko nang nalayasan yung tao mo. Eh, wala naman kasi ako malilit ang trabaho eh. Kala ko noon, okay na kahit high school graduate ka lang. Hindi ko alam, napahirapan palang makakuha ng trabaho rito. In 300 meters, turn left on 2 MacArthur Highway. Buhay dito. MacArthur Highway. Tatapaan ka lang ng ibang tao tulad nating nangaharaping takasan ng kahirapan. Tingin mo, maayos na ang buhay natin kapag lumipat tayo doon sa factory na sinasabi mo. Wala tayong kasiguruhan, pero tignan mo naman ang estado natin ngayon sa kanya-kanya natin trabaho. Lalo na ikaw, nasabi mo, di ka pa pinapakain ng maayos ng boss mo. Oo, hindi nagpapakain, lalo na pag walang benta. Oo, diba? Liyamak na, mas maayos tong trabaho sinasabi ko, kumpara sa kung meron ka ngayon. Ano bang klaseng factory yun? Hindi ko alam eh, pagawaan yata ng plastic. Kung ako sa'yo, ihanda mo resume mo. Kailangan pa ng resume doon? Oo, tapos tayin mo na lang. Ano ang gayain? Copyin mo na lang yung ginawa ko sa akin. Nagdagdag lang ako ng experience. No, baka mahuli naman tayo dyan. Hindi na nila malalaman yan. Ang mahalaga, makita nilang may experience tayo. Pero kung sa bagay, may bahar naman tayo. Sure ako may papasok tayo ng pinsan ko. Kasi matagal na yung nagtatrabaho sa factory na yun. Sige, sabihan mo ako kung kailan ka mag-a-apply. Nasabay ako. Tapos kapag nawa tayo, harap na lang tayo na matutuloyan sa Valenzuela. Turn left onto MacArthur Highway. Hinihintay natin na mag-aahon sa atin sa hirap. Sana ma. Hindi na ako noon na nagdadalawang isip pa papadudod tuwing may opportunity na dumarating sa akin. Wala naman akong karapatang mamili ng trabaho dahil ako ang nangangailangan
Kaya noong may offer sa akin ng kaibigan kong si JB, ay agad ko ako. Wala pang isang linggo ay nakatanggap kagad kami ni JB ng balita na nakuha na kami sa factor. Continuous right for 15 minutes. Kami pumunta na lang, pinagbangon dami siya. Magkakalimutan ko. Madali kasi ako nila. Kung kaya kami nakuha kagad. Kasi kukulitan pa kami na iba yung sumuting niya. Ay may bago na akong trabaho. Unang araw ko pa lamang sa trabaho ay agad na akong nagpa-impress sa boss namin. Nahirapan nga lang po ako sa pakikipag-usap sa boss ko dahil foreigner siya. Doon ko rin na, okay na yun. Coke lang yung isinukam. May counting ka, kaalaman naman po ako sa pagsasalita. Sabi ito, bibili tayong damit doon. Hanap tayo. Ito ang isa sa mga subject kung saan ay mahina ako noong nag-aaral pa lamang ako. Ano na? Kinakabahan robot damit ay tayo chat. Sabi ni daddy, bakit sabi ng daddy mo? Sabi sa iyo, maghanap ka pa ng robot na damit. Kahit ano lang. ₱50 na sahod sa mga araw-araw. Ngayon na lang makita natin. Kulang na kulang po ito sa mga gastusin ko. Dahil may binabayaran pa akong upa at kuryente. Halos araw-araw ako noon kung kumain ng lugaw para lamang makatipid. Sinubukan ko rin pong maghanap ng sideline pero dahil nga high school graduate lamang ako ay nahirapan akong makakita ng pangalawang trabaho. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay napansin din ng boss ko ang kasipagan ko sa trabaho. Halos mag-iisang taon pa lamang kami ni JB sa factory nang bigla akong naipromote ng boss ko. At ginawa niya akong production checker, Papa Dudut. Wow, ayun na to, Jets. Oo, oh, yan ha. Jets is our... Ayan ha. Ang ganda na ngayon. 100 entrance? Tama ba nabasa ko? Ba't ang mura? May kasamang maligo. Entrance lang pala, walang maliligo. Pampanga na pala tayo. Ayan na, oo. Pampanga na, oo. Anong ano na to? Pampanga, anong bayan? Palit na, ta? Hindi na kapalit sa akin. Kapalit? Kapalit? Narindi pa yung bayan. Ayan ang ano. Oo, yung bayan nun masikip pa. Oo, bibili nga tayo sa SM, okay? Hanap tayo dun, danda, no? Yung ano, maganda nga mura-mura para dalawa, para may pamalit ka naman dito sa suot mo na to. Paulit-ulit sinusuot. Yatago ko na nga yun. Eh ayaw nga, gusto pa suotin yung pula eh, di pwede na. Kasi yung pula. Dami oh. Hindi mo rin yan masasagot, di mo wala ka naman dito. Oo, wala akong dito. Suoton, huwag lang. Dalo. Ako nga, basa sa katsyan ko eh. Sa kok. Hindi ka pa nagtagod, May. Tubig? Garang basa pa ngayon. Parang init na init ako. Hindi naman mo yun. Eh, nakasarado sa aircon. Kaya nga, pawis na pawis na, kita mo. Oo, nakasara kasi. Ano mo yun? Kaya ka pala naiinitan, nakasarado. Huwag mo pawis ko. Nakasarado eh. Nakasarado yung ganito. Oo. Iwas na. Siya tinapar. Eh. Yung naiipit siya sa iyo. Huwag mo kasi siyang dantayan. Bumubulwak pala ba yung dugo ko galing sa iyo? Yung naiipit siya. Ayan o, nadadantayan mo siya, anak. Kaya siya nagre-reklamo. Valedictorian ako nun. Ibang usapan naman ng elementary, ibang usapan yung ngayon. Bakit ikaw? Kaya mo bang magsalita ng English ng diretso? Oo naman, ako pa. Weh, paano nangyari yun? Pareho lang naman tayo hindi nakatungtong ng college. Alam mo, ganito lang itsura ko, pero mahilig ako magbasa. Mahilig ako manood ng mga pelikula na Hollywood. Doon ako natuto magsalita ng English. Hindi mo kailangan mag-college para matuto magsalita. Pwede mo naman turuan ang sarili mo eh. Totoo ba? Oo! Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, sabi nga nila. Kung gusto mo makausap na maayos ang boss natin,
Tulungan mo sarili mo magsalita ng English. Madali lang naman eh. May libro ka ba dyan? Mayroon naman ako. Gusto ko rin matuto. Bumili ka ng dictionary. Mura lang yun. O di kaya magbasa ka ng dyaryo. Ng magazine. Check mo sa opisina ni boss. Araw-araw may dyaryo doon. Ganun lang ba talaga kadali yun? Pala-pause na nakatapos. Nakasarado eh. Ngayon, okay na. Okay na. Bakit kasi hindi marunong magtagalog yung bus natin? Bus natin yun eh. Madumindamit mo nga. Bibili nga tayo. Ulit-ulit, Hainak. Wait mo lang. Pag nasa SM na. Marami daw damit niya. Pupunta siya sa factory. Bumili ako ng mga unang libro na second hand at ito ang binabasa ko tuwing break time. Bago matulog at... Ay! Huwag mo kasi kaming gaganan, anak. Ano ba yung ginagawa niya? Nag-video, dinadagan kami ni Atina eh. Mabigat eh. Ay nakahanap ang mga salitang hindi ko maintindihan. Para lang tayong lumabas ng malulot. Ang kaibahan nga lang ay ako na mismo ang nagtuturo sa sarili ko. Pagtagal ng mga taon ay sa paparayong gano'n natutong magsalita ng English. Kabayo ay mas lalo tuloy na na-impress sa akin ang boss ko dahil sa determination na matuto. Dahil dito ay mas lalo tuloy akong kinanahan sa trabaho ko. Mas pinagbuti ko ang trabaho ko, Papa Dudut. At ito na ang nakita sa akin ng boss ko. Kaya na mag-resign ang supervisor namin dahil sa katandaan ay ako ang ipinalit ng boss namin sa iniwan itong pwesto. Sobrang laki po ng pasasalamat ko sa boss ko, Papa Dudut, dahil pinapahalagahan ito ang kasipagang abot langit ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa mga sunod-sunod na opportunity na ibinibigay niya sa akin. Pero hindi ko po alam. Iba na pala ang tingin ng mga katrabaho ko sa akin. Hindi pala lahat ay masaya sa success na natatanggap ko sa buhay ko. Hindi ba yung palengke dyan? Ang kalang hindi pa nagkakawa. Ito, yung malaking palengke. Oo. Oh. Doon na siya. Di ba dito yung papuntang Masantol? Oo, oh, papunta ka na doon dyan. Ano ba? Dito rin pala ang daan natin. Pag-uwi din na dadaan dito. Tanda na sa kanila, makadaan sila.